나 gusto mo tumigil muna tayo. Bili tayong ice cream. Lobo, laruan. Ayos lang po ako. Anak, pasensya ka na. Naninibago kasi ako eh. Alam ko, naninibago ko rin. Ngayon ko lang kasi nalaman na may anak ako. Okay lang po. Alam ko hindi madali ito para sa'yo. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon mapunan yung pagkukulang ko sa'yo. Opo. Saan po tayo pumunta? Kara, nasaya ba si nanay mo tungkol sa sitwasyon ko? Number 2 lang po kami. Ayaw niya pong malaman na anak niyo ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang Tita Lucille tungkol sa'yo. Marami na kami pinagdaanan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanyang may anak ako. Hindi ko alam paano natanggap yun. Gagawin ko yung puyong lahat. Basta gumaling lang po ko. Anak, hindi pa kita may uwi sa amin, ha? Kailangan ihanda ko muna si Lucille. Sa ganun po, isa muna po ako pupunta. Mahilam ako lugar. May mag-aalaga sa'yo doon. Tingin mo lang ng konting oras. Kakusapin mo si Lucille. Huwag ka mag-alala. Hindi permanente ito. Magkakasama tayong dalawa. Organisasyon na tumutulong sa mga batang may sakit. Sila nagpapagamot. Saan po? Sa Maynila, anak. Pinamigay niyo si Kara? Hindi. Ito lang talaga ang paraan namin para mapagamot ang kapatid mo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Masensya ka na, ano, patawarin mo kami. Hindi po pwede. Hindi po pwede mawala si Kara. Hindi pa ako nagsusuri sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko na siya awayin. Tapos inaway ko siya. Hindi ko yung gusto. Ayoko mag-isa. Gusto ko marunong yung makasama. Ayoko mag-isa! Kara! Kara! Ayoko! Ayoko mag-isa! Kara! Ito eh. Kung mamatay kaya ako at mapunta sa langit, meron pa kaya akong mukhang maiharap kay nanay? Laura naman. Sino ba may sabing pupunta ako sa langit? Ay naku, lahat na lang na ipinangako ko sa kanya, hindi ko tinupad. Sabi ko eh, hindi ko ibibenta yung sarili ko. Hindi ko tinupad yun. Sinabi ko, magiging mabuting ina ko. Tingnan mo nangyari. Hindi magagalit sa'yo ang nanay mo. Alam ko, naiintindihan ka niya. Ginawa niyo naman ang lahat para mailigtas ang buhay ng anak niyo. Bakit makasaya ang hirap? Hirap ng buhay.
Siguro kung hindi kami naging mahirap na ipagamot ko si Kara, siguro hindi kami nagkahiwalay ngayon. Laura naman, nagiging mabuting magulang ni Ishmael. Naging mabuting ina ka. Hindi madali ang ginawa niyo ni Ishmael, mailigtas lang ang buhay ni Kara. Kung asan man ang nanay mo ngayon, ipinagmamalaki ka niya. Dahil ginawa mo ang lahat bilang isang ina. Tandaan mo yan. Kalipas na hindi ko kasama ang anak ko. Pero ang alam ko, Lucille, may isang munting anghel na nagbabantay sa iyo ni Antonio. Iniisip ko lang po. Kailan kaya mababawas yung sakit? Kasi parang yung buong mundo nakapag-move on na. Pwera na lang sa akin. Lahat naman ginawa ko para makalimot pero wala pa rin. Bakit hindi mo pag-iisipan yung mga sinabi ng doktor? Hindi mag-ibig sa bida, hindi mo niluwal, hindi mo na pwedeng maging anak. Yay! Kain na! Kain na na! Papas! Oh, papas! Kain na! Kain na! Kain na! Kinawa ko spaghetti, oh. Di ba yun ang gusto mo? Sana hindi ka na kain na tayo! Gutom na ako, huli ka na! Alam mo, hindi ako nag-almusal. Marami mga babae dyan. Nagluluwal ng bata. Pero, hindi naging isang ina. Pero ikaw, nawala man si Sofia, hindi nawawala sa puso mo ang pagiging isang ina. Mahiwaga ang buhay, anak. Isang araw, maintindihan mo rin kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito sa inyo ni Antonio. Hindi mo ba gusto yung pagkain, anak? Mas masaya po sana kung nandito si Kara. Titikman niya po ito lahat. Sandali nga, Mare. Alam mo na, anak, kung nasaan man si Kara ngayon, sigurado ako ayos lang siya. At miss na miss ka na rin niya. Kaya, ako, kain na. Lucille? Alam ko, Manang, dapat matagal ko nang niligpit yung mga gamit ni Sofia. Pero hindi ko kaya eh. Anak, wala namang pumipilit sa'yo eh. At hindi makakatulong na mabubuhay ka sa nakaraan. Alam niyo po, Manang, nung nahawakan ko po si Sofia, pakiramdam ko na nabuo yung pagkatao ko. Na finally, magiging isang ina na ako. Iniisip ko lang, kailan kaya mangyayari yun ulit? Nabuo ulit ng pagkatao ko. Anak, may panahon ang lahat ng bagay. Kailangan lang matuto kang maghintay. May paraan ng Diyos para sagutin ang mga tanong natin sa buhay. Paborito mo yan, di ba? O, spaghetti o yan.
Nais ka lang ba? Iniisip ko lang si Kara. Sana maayos din siya. Sa piling ni Antonio. Sana binibigay sa kanya ang karawan na nararapat sa kanya. At higit sa lahat, sana na ibibigay nila sa kanya ang regalo na kailanman hindi natin mabibigay. Nang mabuhay siya. O mga bata, binisan niyo, pasok na doon sa loob. Kara, ba't nandito ka mag-isa? Ayaw ba makipaglaro sa ibang bata sa loob? Ano po bang meron? Birthday ngayon ng anak nila Sir Antonio at Ma'am Lucille. Kaya nagpahanda sila para sa ibang bata dito. Taon-taon nila ginagawa to. Birthday po ng anak nila? Pareho po kami. Pupunta po ba siya dito? Wala na yung anak nila Sir Antonio. Nagkasakit po ba siya katulad ko? Ikaw talaga, birthday mo pala ngayon. Hindi ka nagpapasabi. I-celebrate din natin yung birthday mo, ha? Makikiselebrate tayo doon sa anak nila Ma'am Lucille. Okay? Halika na. Bakit, anak? Hindi po ba natin dadalawin si Kara? Malayo kasi yung pinag-iwanan namin sa kanya eh. Kailangan muna niya magpagaling. Di ba po, mabilis gumaling si Kara kapag kasama niya tayo? Ipagdasal na lang muna natin yung kapatid mo. Sana mabuti sa kanya yung mga kasama niya. Yeah. Ma! Tapos kaya tayo? Kasi lagi ka na lang nasa trabaho eh. Kapag naman nandito ka, lagi ka namang nasa kwarto. Sige na, mali ka na. Susunod na. Pagod si nanay eh. Gusto ko muna magpahinga. Magandang araw po, ma'am. Hello, magandang araw din sa inyo. Ah, pakibaba na lang yung mga gamit, ha? Opo. Kids, huwag masyado magulo! Dandahan lang, huwag masyado. Good afternoon po, Ma'am Lucille. Oh, good afternoon naman. Kamusta kayo dito? Ay, okay lang po. Excited nga po kami. Tuloy po kayo. Ay, ganun ba? Naku, sana naman eh. Magustuhan ninyo yung dinala ko. Ayun po naman. Ito na po yung mga bata, ma'am. Tuloy po kayo. Kids, nandito na si Ma'am Lucille. Hello, mga bata! Hello, mga kamusta kayo? Okay lang po! Ano nangyari sa'yo? Bakit ang dumi mo? Ano mo nangyari sa t-shirt mo? Oh, isa ka pa. May butas pa tong sinuot mo. Wala ka na bang ibang t-shirt? Ayan, ang dumi-dumi mo, oh. Halika nga, man. Bakit yung mga ibang bata ang dudumi? Bakit parang di naman ninyo inaalagaan? Di ba kaya nga pinagkatiwala sa atin ng mga magulang yung mga batang yan sa atin para alagaan? Naku, ma'am, sorry po. Bago po kasi kayo dumating, naglalaro po sila. Kaya po sila nadumihan. Pasensya na po. I hold you responsible for this. Ayoko mauulit ito. Po, ma'am, hindi na po mauulit. Pasensya na po kayo ulit. Ma'am, sa inyo po ata to. Ay, oo. Iwan niyo po ata doon eh. Maraming salamat ha. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa akin to. Wala po yun. Napulot ka lang naman po eh. Bago ka lang ba dito? Kasi parang ngayon lang kita nakita. Bago lang ba siya? Ma'am, siya po si Kara. Si Sir Antonio po yung nagdala sa kanya dito. Si Antonio? Saan daw niya nakuha si Kara? Ang sabi po ni Sir Antonio, anak daw po ng tauhan niya sa construction. Pero naulila na daw po. May sakit po yung bata, leukemia. Pero pinatingnan na po namin siya sa doktor. Ang sabi po, kinakailangan daw po niya mag-chemotherapy. Ah, ma'am, mabait na bata po yan si Kara. Birthday din niya po ngayon. Talaga? Birthday mo ngayon? Ka-birthday na si... Yes, ma'am. Ka-birthday niya po si Sophia. Kara? Kara pangalan mo, di ba? Ilang taong ka na? 8 po. 8 years old ka din? Alam mo ba? Kaedad mo din yung anak ko.
kung nabubuhay pa siya. Ang sabi niya sa akin, wala ka na doon mga magulang. Pareho pala tayo. Pareho tayo na nawala na mga minamahal sa buhay. Salamat po. Para saan? Wala po. Ang bait-bait niyo po kasi para tulungan kaming lahat nandito. Napakabait niyo po, Ma'am Lucille. Lucille, sigurado ka ba dito? Parang ang bilis naman ng mga pangyayari. Oo nga po eh, pero I think it's destined. Alam kong magkasang edad sila. Magka-birthday pa nga, di ba? Pero Lucille, ibang bata si Kara, hindi siya si Sophia. Alam ko naman ho yun, Manang eh. Pero kasi hindi rin ako naniniwala sa mga coincidences. Eh baka ho kasi para sa amin talaga si Kara. Angay! Kara! Kara! Ano nangyari? Masaktan ka ba, ha? May sugat ka ba? Anong nangyari? Sorry po, di ko po sinasadya. Ikaw naman ang laki-laki mo na eh. Hindi ka pa nag-iingat eh. Ani! Nasaktan ka ba? Pakipasok na nga itong mga bata! Okay po, ma'am. Mamalika na, kain na tayo. Mamalika na, kain na tayo. Mauna ka, nanak. Huwag ba, nagkasakit ako, ipapamigay niyo rin ako? Katulad niyo yung ginawa niyo kay Kara? Hindi, anak. Hindi namin pinamigay si Kara. Hindi. Binigyan namin yung kakambal mo ng pagkakataon na magkaroon ng normal na buhay. Baka kapag naging bad girl ako, doon niyo ako ipamigay. Hindi mangyayari. Kahit kailan, gagawin ko ang lahat para hindi tayo magkahiwalay. Ikaw na lang ang meron ako eh. Naintindihan mo? Yan na nga ba sinasabi ko, kaya ayoko na dito ka sa labas eh. Maraming pwedeng mangyari sa'yo. Tingnan mo yan oh. Hindi ka ba talaga nasaktan, ha? Hindi pa, okay lang po. Lucille, bakit? Antonio, I have a surprise for you. Papasok muna ako sa loob. Sige ho. Ano yun? Siya si Kara, yung batang dinala mo dito. Yung ulila na. She needs our help. Oo nga. Kaya dito ko siya dinala eh. Antonio, I want to adopt her. Ha? Siya ang sagot sa mga dasal natin, Antonio. Hindi ko ma-explain eh, pero nung una ko siyang nakita, magaang na kagad yung loob ko sa kanya at naaalala ko sa kanya si Sophia. Alam mo ba, na magka-birthday silang dalawa at magkaedad pa sila. Antonio, alam ko na baby ang gusto mo, pero may sakit kasi si Kare. Kailangan niya yung tulong natin. At alam ko talaga na matutulungan natin siya. We can save her. Unlike si Sophia noon na wala naman tayong nagawa. Antonio, please. Kupkupin na natin si Kara. Sigurado ka ba dyan? I've never been so sure. Kung yan ang magpapasaya sa'yo. Talaga? Thank you. Thank you, Antonio. Thank you. Thank you talaga. Narinig mo yun? You'll be our baby! Yay! Gusto ba ang kwarto mo? Maganda naman po siya. Baka may mga gusto ay dagdag.
Mamili pa tayo sa mga gamit mo. Huwag niyo na po ako masyadong bilhan. Alam ko naman pong mahal yung pagpapagamot sa akin. Ano sa tingin mo, Tita Lucille mo? Mabait po siya. Gusto kanya. Siguro, iniadya talaga na makita kanya. Dahil sa unang pagkakilala pa lang sa'yo ng Tita Lucille mo, minahal ka na niya. Tulad ng naramdaman ko, nung una kitang makita. Pero sana, Kara, manatiling sekreto ang ugnayan natin. Hindi pwedeng malaman ng Tita Lucille mo ang totoo. Halika, anak. Pinahirapan mo lang yung sarili mo, eh. Eh kung kausapin ko kaya si Antonio, kung makita ko si Kara kahit sandali lang. Paano? Hindi ko alam. Hindi ko naman babawiin, eh. Gusto ko lang makita yung anak ko kahit sandali lang. Palagay mo ba papayag siya o yung asawa niya? Pwede ako mamasukan ng katulong. O kaya labandera. Kausapin ko si Antonio. Hindi malalaman ang asawa niya. Kami lang ni Kara makakaalam. Lara.